Mag-iihaw tayo ngayon ng isdang karpa. Siyempre, una, linisin muna ang isda, alisin ang kaliskis at linisin maigi para matanggal ang lansa kasi itong isdang ito ay malansa. E ngayon, pag nalinis ng maigi, ilagay sa isang tabi. Nakita nyo, sobrang linis na yan. Maggayat na luya, kamatis, sibuyas at kaunting bawang. At siyempre, ang kamatis. Lagyan ng kunting asin at budburan ng magic sarap na kaunti. Ngayon, pagkatapos na nabudburan ng magic sarap, isunod natin na lagyan ng pinong paminta. Dahil ang paminta daw ay pampaalis ng lansa gaya ng luya. Tapos, pag nailagay na lahat ang mga pampalasa, hahaluin lahat ng mga nagayat na ricados. Then, haluin. Babalutin natin sa aluminum. I-prepare ang aluminum foil. Ilagay yung isda. Ngayon, lagyan na ng ricado yung tiyan ng isda para lalong bumango at masarap ang kakalabasan ng inihaw na isda nyo. Maraming ricados, mas masarap ang isda. Tignan nyo ang dami niyang nilagay, diba? Para lalong masarap yung iihawid na isda. Pag okay na yung isda, maganda na yung pagkakalagay ng ricado na alam mong hindi na matatapon, saka mo ngayon babalutin sa aluminum foil. Mas gusto naming nakabalot sa aluminum foil para hindi masunog yung isda. Dahil alam nyo guys, pag nag-iihaw kayo tapos sobrang itim, huwag nyo nang kainin. Pag alam nyong sunog na sunog, huwag nang kainin kasi nakaka-cause yun ng cancer na sakit. Babalutin na yung isda sa aluminum foil, saka ito iihaw. Pero alam nyo guys, dalawang bisis mong ibalot sa aluminum foil para hindi siya mapunit. Ready na siyang iihaw. Dahil luto na ang isda, tignan natin ha. Tcharan! Ang ganda ng pagkakaluto. At masarap pa. I-try nyo guys.